stuck ako dito ng 3 months na naghihintay ako ng renewal ng visa ko. Diba? So, mga 3 months din ako ditong nakatenga nang walang visa. So, punta na kami dito sa may kainan sa tapat ng ni-stayan ko. Actually, nanonok ako sa rickshaw eh. Iba pa pala siya ng presyo, depende sa driver. Yung una na sakay namin, 50. Yung pangalawa, 100. So ngayon, we'll have something here. What do you prefer? What do you want? It's one of the good brand. Crunchy Bros. Ah yeah, I tried it already. Actually. You can order Dean or separately? Do you want this? Which one? This one. For us. Yeah, it's fine. Yeah, this one. Wait a minute. Yeah, let's just add something else. This is the appropriate one. Better? Okay. So, bawal sa kanila ba yung dine-in? So, parang ganun. Nagpabili tayo kay Kuya and dito natin kakainin sa labas. Well, apna boy, dito tayo yaar. Kaya gete yung ka jo plates tayo po. Disposable jo yung barang. The fries. The burger and the chicken again. Actually, dito ako dati ba yung ano yung sa Islamabad, yung kumain ako ng biryani. Sa kanila yun nila. Nirequest namin yung hostess, dapat siya ganun kaanghang. Hindi naman ganun kaanghang, sakto lang. Try the fries. Oh my god. It's good? Yes. That's my choice. It's hygienic and good as well. Iba-iba talaga yung tao, no? Merong keber-keber lang. Ito, medyo mahal ito. Which is good. Kaya is masarap. Namiss ko kumain ng fast food. Kung ako ng fast food, binamiss ko. 5 minutes later. Dito sa kanila, be, ramdam ko yung ano, yung rush hour ng ganitong oras. Yung traffic, yung gulo, ang lala, in fairness. Pero kahit paano, makikita mo naman sila na sanay na talaga sila sa ganung lifestyle. Actually, dito napansin ko na iba-iba talaga rin eh. Parang meron din naman mga Pakistani na hindi ba yung samahang. Meron din naman, di ba? Parang hindi pwede sila i-generalize na madudumi, ganyan. Kasi iba, ma-arty din be, as in malinis, di ba? Depende lang talaga. Although siguro, hindi na talaga ganun sila maalaga sa kapaligiran, kaya maraming areas. Siguro sa atin din naman, mayroong mga ganun din. So, andito na tayo sa may beach area. Malapit na tayo. And finally, maabutan na natin yung sunset. Kasi kagabi, gabi na kami dumaan dito. At least makikita natin ngayon ng maliwanag yung sitwasyon talaga ng beach nila. Kung gano'ng maganda, kung gano'ng makalat, ganyan. Yung mga camel, yung mga pagkain. At saka kung matao ba. Daming tao nga, be. At ang lawak talaga ng beach kasi nila. Alam mo, kita ba dyan? Actually, may miss ko itong ganitong ano, eksena dito. Siyempre, alam naman sa atin, ang hirap pumunta sa Manila Bay din. Tapos ang... Kung ikukumpara mo, be, masyado may silang be yung ano, Manila Bay. Kung nangyari, wala siya. Yes! So dito na tayo sa beach, be. So let's go, tara! Ang lamig! Finally, makikita natin ang tsura niya sa liwanag. Alam mo, naalala ko, be, may mga classmate ako nung estudyante pa ako na ang habol namin, be, sunrise. Tapos pumunta sila sa Manila Bay. Sunrise, Manila Bay. Ito na, be, dito na tayo, be, sa beach. What do you call this beach? Sea view. Ha? Sea view. Sea view? Okay.
We're now in the sea view of Karachi. Taray. Ang lamig ng hangin, be. Wait, I'm gonna walk there in the ano ah. I'm gonna walk there. Alright. So, this is the beach area. Okay. Tingnan mo, be, may mga camel dito. Ayun o, camel. Camel yan. Pero ang bago ang lahat. Meron tayo kasi akong gustong gawin dito sa Karachi Beach. Alam nyo, sabi ng mga taga-Lahore, ang sabi nila dito, sa Karachi, ang meron lang sa kanila, beach. Beach at beach, meron lang daw sila dito. Ayun sa sabi ng mga tao. Alam mo yun, be, ang lamig, tapos naka-t-shirt lang ako, tapos jacket. Pero kaya naman, nakakangatog lang. Dito sa beach nila, be, maraming activities. Pwede ka sumakay ng ATV, ng camel, pwede ka mag-rent ng sasakyan para mag-drive kayo sa gilid mismo ng shore or ng kabayo. Taray, it's too late for you and your wife to come around sila dito. Ayan, may kabayo. Ayan yung camel, be, oh. The camel. Okay, I'm waiting there. Sabi niya, friend. Wait lang din, mawala na yung araw. Kailangan ko maaaran yung araw. Oh my God. Tira niyo po yung beach nila. Ayan. Sobrang mahalaga lang po kasi yung gagawin ko dito na ritual. Bilang alam niyo naman, napakahalaga ng sunset eh. Sunset symbolizes a lot of things tungkol sa realization sa buhay. Sunset symbolizes... Yeah, I am rushing! Yeah! Okay, hi again, once again. 2-4 Khan, let's go. I like his jacket, no? Maganda yung jacket niya. So, I want to go there kasi near the beach side. In fairness, Beo, nakakatuwa, oh. Lakad eh. Okay, you can do it. Whatever you want. Ay. Wala ba sila dito ng ano? Kailangan ko ng stick. This is my ritual since this is my last few days here in Pakistan. Actually, ba iniisip ko nga ba kung mag-extend ba ako or hindi. Kasi yung mga nakilala kong foreigner, nag-extend sila dito. Sabi ko, paano yun? Yung visa ninyo, expired. Yeah, we're staying here with expired visa. And then, the visa that they have is expired for 3 months. Wow! Ganyan, ba? Nandito lang sila. Tapos, matagal kasi mag-release eh. Diba? Same thing eh. Sa atin, diba, one month lang yung binibigay na shit. Basa. One month lang yung binibigay na palugit. Parang kadalasan, inaano nila, kinakat nila. Ay, one month lang, hindi nila pinibigay yung matagal na stay. So, sila, ganun din. One month lang dito. Hanggang sa, pwede kasing mag-request pag nandito ka na, ng mas mahabang visa sa embassy. So, ganun ginawa nila. Nag-request sila dito, sa embassy nila dito, ng visa. Actually, pwede rin tayo eh. Yun nga lang, siguro, mas stuck ako dito ng 3 months na naghihintay ako ng renewal ng visa ko. Diba? So, mga 3 months din ako ditong nakatenga nang walang visa. Medyo nakakatakot. Pero kung ako tatanungin, gusto ko naman. Kasi, mura lang dito kasi, be. Alam mo yun? Kung para sa Pilipinas, andun si Bading. Picture. Sana hindi lumubog yung paa ko sa buhangin. Meron lang po akong gustong gawin eh. Meron akong gustong patunayan talaga eh. Ako be, sabi ko nga, ay nawawala na yung araw. I decided to come here to let go of all of my feelings. Like, oo, until now be, up until now, nalulungkot pa rin ako pag na-realize ko si Mr. Wright, pag naalala ko siya,
yung pinagsamahan namin dito, lahat ng memories na meron kami. Actually, mas masakit pa to pag nag-edit na ako ng video ko at nakita ko yung mga video namin together na lahat sobrang saya. Masaya naman talaga lahat eh. Ang problema naman talaga yung ex, yung girlfriend niya ngayon eh. Actually, yun lang naman talaga. Pero lahat na magagawa eh. Sometimes, good things do come to an end. We just have to accept it, and we just have to move on. Okay, pulutin po natin tong gagamitin natin pang sulat. Dapat, it's 2021, be. We should decide to let go of everything. Of everything that holds us back. Everything. Kailangan i-let go na natin lahat ng pain, lahat ng frustration. We have to move forward. Masakit man sabihin to, masakit man gawin to, pero there's no other way but to do this. Gagawa ko kaya to. Oh my God, my phone. Okay na sanang dramatic eh. Kaso lumulubog na yung paa ko sa buhangin eh. Wait. Wait, let's try again. Para ako nakikipaghabulan sa alon. Dali mo sa akin yan. Wow. No. No. Alam kong imposible. Let's do it here. That's it, be. Lana. I have to let go na. And accept na pabalik na ako ng Philippines. Malungkot man siya, be, pero kailangan ko tanggapin na hanggang dito na lang. Minsan may isip mo na parang ganun ba talaga? Kailangan ba lagi ganito? Pero andun ako sa idea lagi ba na hanggat hindi pa happy, hindi pa ending. Everything's gonna be okay. Maybe not now, but it will be okay. Wala na yung araw, lumubog na. It means dapat wala na rin yung feelings ko for him. Lumubog yung paa ko sa tubig. So, iniwan ko na po sa kung saan yung kasama ko kanina. Actually, na-stress ako siya. Na-stress akong kasama siya. Alam mo yun, be, pumunta pa kami sa job interview niya. Kaya andito ako sa mall. Sa taas ng mall na to, dun yung kanyang job interview. So, parang ako pag gumastos ng pang-interview niya, nakaloka. Sabi ko, sige na nga, dahil sinamahan niya naman ako. Alright, here's, okay. Pati mamasahin niya pa, wibi sa akin pa nang galing na parang, ano ba, Mars? Alam mo yun, nung una, meron siyang, yung 1,000 ko asa kanya.
Tapos sabi ko, can I have my 1,000? Kasi, bakit ikaw magtatago ng 1,000 ko? Ano ka, pitaka ko? So parang, oh, malaking ano, check na X to. Mukhang manggagancho. So, siguro at least, kahit nakuha ko naman yung 1,000, bili ako lang siya ng pamasahe niya pa uwi. Sobra-sobra pa yun, ha? Actually, hindi lang yun. Kasi bumili rin siya ng ano eh, ng pasalubong using me. Ang galing. Ang galing. Kaya minsan, ang hirap din magtiwala sa mga ganyan. Ako be, yung kumbaga, yung iniisip ko na lang, alright, thank you. Yung naitulong niya sa akin, tapos yung in-scam niya sa akin, dead man na lang. Magkano lang naman. So, dito ako ngayon, nagkakapi ako sa loob ng mall dahil hihintayin ko sila Zishan. Sila Z, yung kasama ko na ano, na may kasamang Romanian couple. Sila naman yung kasama ko kasi sila yung matinong kasama lang talaga. Sila yung pag-aalis, at least 50-50 kaming lahat. Alam mo yun, para balance yung bayaran at walang dugaan. Diba? Misan nga nalilibre pa nila ako eh. Ano yung gwapo yung barista dito? May pagka Michael Pangilinan na alam mo medyo Pakistani version din. Kaya gwapo. Nag-coffee muna ako kasi naantok na ako. Alam mo yung sobrang daldal niya, ako yung napapagod. Sorry. Parang binash ko siya dito. Yeah, kaso niloko naman niya kasi ako eh. Lagi nila ako naloloko.